Ang bago gugulo, alak, ano yan? Saan mo napanood yan? Saan mo nakita yan? Eh, sa Showtime po. Oh. Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News PH. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Bumalik na pala yung vice ganda na pinag-uusapan. Ayan na. Eh, pero ang dating, sumbong sa akin siya, ano yung masasabi? Parang siya pa yung maangas ang dating. Parang siya pa yung bumabatikos sa... Ayun, bago natin simulan, ito nga pala, magbibigay ako ng credits kay Sir Mike Abe na didinig nating salita na yun. Supportahan nyo rin ang kanyang channel at supportahan ang kanyang mga komentong ibinibigay. Idol! Ayan, tuloy natin. MPRCD, wow, talaga. Lumalaki talaga ang ulo, ha? Eh, kasi kinukulsimpi ng management. Kahit na... Ang karamihan, ang reaksyon masagwa, hindi dapat yung kanilang ginagawa sa television ay makita ng taong bayan dahil national television ito. Pero kinukonsinti ng iba. Tama yung mga comments. Sabi niya, Sir Mike, kumpore po yan sa opinion at comment ng mga tao at kaisipan ng mga tao. Kung sabi nila hindi malaswayo, yung iba ganoon, sabi nila medyo malaswayo yung ginawa, yung pagsipsip ng daliri doon sa harap ng camera. Alam niyo kung yung simpleng pagsipsip lang ng daliri na may kung ano man yung pagkain yan, okay lang yun, huwag lang yung may aksyon papikit-pikit pa. Oo, natural naman yung ano eh, minsan talaga sisipsip ka ng ano, yung cake, minsan tinitikman, ganun. Uy, magasarap pa. Pero yung sasabihin, cake. Baka ako madali. Diba, parang iba naman yun, wala naman tumitikim ng ganun. Diba, ano naman ibig sabihin nun? Alam naman natin kung saan lang napapanood yung mga ganong klase. Naka! Daliri na parang good feeling. Yun po yung may Malaysia dun eh. Eh kung hindi nakita yung Malaysia niya, siguro ka mag-anak ka lang. O kakampi ka ng showtime. O kakampi ka ng gumawa nito. Pero kung matino ka, maayos ang iyong pananaw. At wala kang kinikilingan. Ang isipin mo yung aral, kabutihan sa mga nanonood, lalo sa kabataan, masasaguan ka doon sa ginawa. Pero may debate dyan. Marami rin nagsasabing hindi daw masagwa yun. Marami rin nagsasabing masagwa yun. So kaya kailangan gumalaw na nauna ang MTRCB dahil sila yung may kapabilidad, may jurisdiction, may kapangyarihan, lahat ng authority nasa kanila. Habang nagdidebate ang mga followers na alam naman natin kung conforme ang pinanguhugutan. Pagkakaalyado, tagahanga, akampi ng showtime, wala kang maririnig na negative, lahat yung pagtatanggol nila kahit mali. Yun ang mga ayaw doon at masagwa at matatino at sinasabing tingin namin masagwa ito, ayun po ang paninindigan. So kailangan ang gobyerno ay kumilos. Kaya nga may gobyerno. Kaya nga mayroong MTRCB, sila yung mayroong authority na magsuri kung tama o hindi kasi national television ito. Alam mo yung mga ganyang mga jokes, ganyang mga biro, ginagawa yan sa mga bar lang. Eh wala naman sila sa bar kasi limitado ang tao. Wala pang 200, 300 ang tao dyan. Ayun, kayo lang yun. Pero national television, buong bansa pinapanood, aba, ibang usapan pagka hindi magandang asal, pag hindi makakapulot ng mabutihang asal sa kabataan lalo tigit nandun sa studio at saka nasa labas ng studio. At saka pagkakamali kasi yung segment na yun is nasa... May mga bata pa silang kaharap. 'Di ba? Ako sana din hindi naman mga bata yung mga kaharap nila eh. At saka bakit nga ganoon? 'Di ba? Huwag mo sabihin ay kakatwiran mo. Ang sarap kasi nung keke kaya napaganoon ako. 'Di ba? Hindi mapipwede katwiran. Lahat naman ang nasasarapan sa keke hindi naman ganoon ang nagiging reaksyon. At madalas naman yun na napapanood yung mga ganong reaksyon sa alam niyo na kung anong mga palabas 'yun. 'Di ba? Tapos gaganyanin galing sa yung bunganga mo tapos ganto. Tapos maglalagay ka icing, tapos kasosongkete naman nung isa. Diba? Anong klase yun? Oh, si siyempre sasabihin nung iba, wala namang Malaysia dun eh, natural. Ididepensa kayo ng mga kasama nyo. O nung mga sumusuporta sa inyo. Hindi naman natin minimenos yung mga sumusuporta, pero hindi nyo ba nakikita yung ganun? Gusto nyo ba gawin din ng mga anak nyo yung ganun? Na kapag birthday nila, tapos may cake, gaganun? Diba? Parang hindi naman, oh anak ka, oh, happy birthday! Ito yung cake mo! Tapos, mami patikim! Tikman ko ha! Diba?
nagugulat ako, anak, ano yan? Saan mo napanood yan? Saan mo nakita yan? Eh, sa Showtime po. Oh. Ba't yan, ha? Ba't yan? Eh, bakit po sila? Ginagawa po nila. O, diba? Gusto nyo ganon? Oh, ganon gusto nyo magawin ng mga anak nyo? Oh, hindi ba kalaswaan yun? Sabihin, cake lang naman yan eh. Oh, bigyan ko kayo tip. Manood kayo sa ano. May makikita kayo ng mga ganon. Gumagamit ng cake, tapos ganon yung ginagawa. Oh, tapos sabihin nyo, hindi malaswa. Ah, diba? Sa lahat ng mga tumitikim ng cake, hindi ganon ang pagtikim. Pwede ka kumuha ng kutsara, ganyan. Masarap. Tapos, anuhin mo yung icing. Ako ginagano ko yung icing eh. Tapos, sarap ah. Oh. Diba? Yung mga natural lang, hindi nyo ka... Oh. Ang ibang national television, kahit anong paliwanag nyo, pasintabi na po. Pag national television, ibang usapan niya. Kahit kumampi pa kayo sa mali, mali pa rin. Kahit na ang paninindigan nyo tama, mali pa rin yun pag mali. Kasi, oh, tingnan mo yung mukha, oh. Ang nangyayon. At nasa social media pang paulit-ulit, pwedeng reviewin, pwedeng ulitin ang masagwa o hindi masagwang ginawa. So, do something, MTRCB. Sinasalis na kayo, kinakantsawan pa kayo. Lalo na si Chairman Lala Soto. Aba, may pangangantsaw na sa'yo, ma'am. Umaksyon pa na, gumalaw pa na. Ang lahat ng authority ay nasa'yo. At kung hindi namin makikita yan, abayin ka muna. Baka pwedeng magbago kayo. Kung hindi, eh, pwede rin mag-decide ang mga Pilipino at sabihin sa mga higher authority na magpalit ng tao sa MTRCB kung walang gagawin na maganda or hindi papabor at magbibigay ng proteksyon sa kahalagahang moral ng mga viewers, televiewers sa buong bansa. Yun po yun. Walang personal na. Ganun lang talaga eh. Magbigay ka ng trabaho ng Pangulo, trabawin mo. Kung hindi nyo kaya, hindi nyo magawa at ayaw nyo gawin trabaho nyo, aba, may dahilan ang taong bayang magsumbong sa Office of the President or umapila sa Office of the President magpalit ng tao na may kayang panindigan ang kanilang obligasyon. Ito bang movie, Television Classification Board o MTRCB? Kasi talaga hong hindi naman natin sinasabing kung ano ang kailang ginagawa. Kailangan lang talaga na ipakita nilang sila'y mabilis gumalaw, mabilis magdesisyon, at mabilis ding umaksyon sa lahat ng mga napapansin nilang may mga mali o hindi dapat mapakinggan, mapanood sa telebisyon. Kasi po napakatindi ng labanan ngayon sa telebisyon. Lalo na po yung mga live na mga show or kahit na recorded na mga television show, matindi po ang labanan. Kasi po sa lakas ng social media, kaya po nagkakaroon po ng mga kanya-kanyang gimmick or segment or pakulo na hindi natin alam kung naaayon pa ba yan sa pananaw, sa mga viewers, sa mga kabataan o iba-ibang sektor ng ating lipunan. Kasi o, ang television, hindi kontrolado ang nanonood kung anong edad at kung sino yung nandyan sa harap. Oo, so, lahat. Kaya mahalagang nabahabantayang mabuti ng MTRCB ang mga television show kung ito ay karapat-dapat pa bang mapanood, makita, madinig ang mga topic o sinasabi. Kasi nga po napakalakas ng social media ngayon, hindi lang basta TV. Doon lang, pagkatapos ng television ng araw, nung araw wala social media, pagkatapos ng marunod ng TV, hindi mo na record, hindi mo na ma-recall kung ano yung pinag-usapan at ano yung tama or mali na ginawa nila. Di katulad ng social media ngayon, pwede mong ulit-ulitin. Eh, pero sa tingin ko naman, nabibigyan na ng action to yung ginawa ni EO ng Showtime, sa Showtime, no? Na-action na to ng MTRCB, no? Alam naman na may nadinig ako na talagang patong-patong talaga ang nagiging atraso ng Showtime sa MTRCB, no? Hindi lang sa akin ang gagaling yun, ha? Nadidinig ko yun sa iba na talagang parang maraming violation na nagawa noon, di ba? Kaya ina-actionan yan, no? Sigurado yan. Ano kung mali, hindi magandang halimbawa sa kabataan at sa iba-ibang sektor ang ginawa doon at ang segment or yung content. Tapos paulit-ulit napapakinggan kasi nga yung social media. So kaya nga, kung ano ang galaw, sana, pasintabi na po, kung ano ang galawan ng MTRCB dati, 30 years ago, 50 years ago, dapat sila mag-update ngayon. Mas mabilis. Dapat monitor nila ang lahat ng show. Tapos nire-review nila. Ang tanong eh, di ba, kaya nga, Movie Television Classification Board, kasama dyan, ang isa dyan sa gagawin nila ay mag-monitor at i-review ang lahat ng mga show. Nagagawa ba yun ng MTRCB? Nagtatanong lang po tayo.
Kasi kung nagagawa naman, di safe tayo. Safe yung ating mga kabayan na hindi magiging biktima ng hindi magandang napapanood o lingwaheng natitinig. Lalo na ho kung medyo below the belt or masyadong personal or hindi ho talaga kanais-nais matinig, makita ng kabataan. Yun po yung purpose natin. Ako, hindi po ako naghahanap sa MTRCB. Ang sinasabi, kaya ako tinatopic ito, mag-adjust sila, bilisan nila sana. Alam kong ginagawa nila ang trabaho yun, nila. Yun, yung sinasabi lang ni Sir Mike na talagang kailangan is talagang mabilis ang trabaho ang magawa tungkol sa mga pangyayaring katulad nito na mga nangyayari na yan. No? At saka kailangan naman talaga in national television talaga mabantayan lalong-lalo na yung mga kabataan. Kasi nga lahat napapanood yung ganyan, national television, lalo na yung mga noontime show na yan. Kailangan hindi sila gumawa ng hindi magandang ipapakita sa mga bata. Diba? Kailangan ingatan nila yung imahe nila. Kasi kung ikaw ay noontime show, ang trabaho mo dyan is tumulong sa kapwa o magpasaya ng mga tao, hindi yung mang-arouse ng mga tao. Ganun yun. No, kaya sigurado naman yan, a-action na ng MTRCB kung ano man ang nangyayari dyan. Sinasabi lang ni Sir Mike, kailangan bilisan, kailangan mapanagot ang mga gumagawa ng hindi maganda sa in national television. Minsan no, sa national television, kailangan maayos, pero pagdating mo dun sa, di ba, Netflix, dahil mo na mga Viva Max, no? Logo, no? Pero syempre, pag mapanoorin mo yung mga ganun, kailangan yung mga anak mo, huwag nyo panoorin to, bawal to. Pero in national TV, GMA 7, TV5, yung mga ganyan, mga noon times na tinututukan ng mga kabataan, is kailangan niya ng bantayan. Under Chairman Lala Soto, pero dapat mas bilisan. Kasi katulad nito, ilang linggo nang pinag-uusapan yung Showtime. Yun nga hong gumawa ng hindi maganda na ang tingin ng iba ay parang masagwa, malaswa yung ginawa ni Vice Ganda at saka yung boyfriend niya. Ayun na nga, papasarap na sa abroad. Nagbakasyon. Iniwan tayo, iniwan kayo. Diba? Tapos pagbalik niyan, parang alalang, ganoon. So, dapat bilis-bilisan. Para pagkat bago matapos yung bakasyon, at least meron na kayong action kung ano man yun. Kasi po, nababasa ko dito sa ating mga ko sa comment section ang reaksyon ng tao. Maraming talagang hindi masaya. Marami ho talagang naghahanap ng kaukulang aksyon, pagdisiplina mula ho sa pamahalaan. Kasi nga, inuulit ko, katulad ng dati na sinabi, ang MTRCB, government yan. Yan ang nag-i-implement ng batas, regulasyon, para ho nakukontrol ang mga palabas. Kinukontrol para sa tamang kapulutan ng aral. Hindi po yung mga below the belt at hindi magandang usapan. Yun eh. Eh problema yung gumawa po ng, ang sabi nga na sa comment section eh, mga malalaswa, ayun, papasarap sa buhay dun sa abroad. Although hindi pa naman sila guilty, pero biglang umalis, tarang walang pakialam dun sa investigasyon gagawin. Ano yun? Di ba? Parang ngayon, biglang sabihin, takas. Kung bakit wala pang resulta at wala pa tayong nadidinig sa, no, hinihintay pa nila pagbalik. Pagbalik sa kanila ipapatawag, pagbalik sa kanila aalamin kung ano nga ba yung programa. Wow. Kasi kung kakausapin nyo yung mga producer o director nung television show yan, eh pwede sabihin nila, ay hindi namin control yun. Style nila yun eh. Oh, ay di tapos na. Oh, ngayon, pag sinabi ba ng producer na hindi nila control yun, anong pananagot ng producer? Tapos na? Wala na. Oh, ngayon, kung hihintay natin ay yung mga taong gumawa nun, ay pagkatapos pa ng bakasyon, wow. Di ba napakalaking insulto ng ginawa nila? Ha? Pagkatapos ng controversial ng bakasyon, although hindi naman sila guilty, hindi naman sila pinagbabawalan, pero respeto lang. Parang ano, no? Pinapagalitan ka tapos bigla kang lumayas. No, parang pinagsasabihan ka, ikaw ganto-ganto, ikaw ganyan-ganyan, alak, ikaw, hindi mo kami sinusunod. Tapos biglang umalis yung anak, no, pinagsasabihan. Parang bahala ka sa buhay mo. Magsalita ka lang, magsalita dyan, parang ganun. Magdadadakda ka dyan, ganito. Wala akong pakailan, basta ako gagawin ko. Tapos babalik ako kapag malamig na ulo mo. Parang ganun, no, parang ganun lang yung nangyari. Parang wala lang. Kailangan talaga, no, yung mga ganyang klase is mapatawan talaga kung ano talaga ang dapat ipataw, no? Kasi kung nakitaan mo naman ang mali talaga at malaswang mga bagay na hindi dapat makita ng mga bata, dapat eh hindi na maulit yung mga ganong bagay. Kaya kayo, huwag na kayo mag-segment ng cake. Merong ginawang hindi maganda na pinag-uusapan eh, bakit bigla kayong umalis? Tapos ngayon ang investigasyon hindi matuloy dahil wala kayo. Eh di ba parang hinustis nyo ang katarungan? Hinustis nyo ang kaliwanagan ng iso dahil nagbakasyon kayo? Tapos ang MTRCB ganun kalambot? Ganun lang? Okay-okay lang kayo? Wow naman! So pakilang po, ano ha?
Ipakita natin may gobyerno, may batas, no one is above. Ayun, natating natong haya ng video na nagmula kay News PH at syempre natong haya natin ang boses na yon na nagbigay ng kanyang opinion at komento na si Sir Mike Abe. Yun, credits po. Ayan, ang aking idol. Yan, idol ko talaga pagdating sa mga pagbibigay ng komento yan. No, talagang pag si Sir Mike Abe nagsalita, pak, 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 talagang banat kung banat talaga. At nakikita naman natin lahat ay may punto. No, pero si Ma'am Lala naman yan, tatrabahuhin yan. At alam naman natin na ginagawa ni Ma'am Lala Soto ang kanyang trabaho sa MTRCB. No, hindi niya tatanggapin yung posisyon na yan kung hindi niya kakayanin. Kumbaga, antayin natin ang mga aksyon na darating. At syempre, tungkulin talaga ng MTRCB na bantayan, lalong-lalo na yung mga kabataan na nanonood sa telebisyon, sa national TV, yung mga kalaswaan at hindi maganda. Ika nga ni Sir Mike Abe, yung mga below the belt na mga mapapanood, no, is talagang dapat na maiwasan, lalong-lalo na sa mga noontime shows. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!